paano nga ba may pasa ang final demo sa 5Mantog? So, congrats kasi kung nandito ka na sa stage na to. Malaki na yung chance mo na makapasok ka na as a teacher sa 5Mantog. So, in this video, magbibigay ako sa'yo ng tip kung paano mo maipasa ang final demo at ano yung mga gagawin mo para mapabilis mo yung pagkapasa mo sa final demo. Hi! It's me, Teacher Dawn from 5Mantog. So, andito nga pala ako ni 5Mantog for 3 months now. Kasi next month, July 3, magpo 4 months na ako ni 5Mantog. And I am so happy kasi part ako ni 5Mantog. And alam ko guys na ngayon, sobrang gustong-gusto na mag-apply online ang mga tao kasi nasa panahon tayo ng pandemic. So, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, so don't forget to subscribe my channel and click the notification bell below para ma-notify ka kung may mga bago akong uploads na videos. So, meron din akong mga videos na related sa application sa 5Mantog. So, kung gusto mong malaman yung mga videos na ito, ilalagay ko na lang sa description box yung mga links para makita mo kaagad yung mga videos ko na ginawa ko for the application. Number one tip is wear a formal attire. So, very important ito kasi ang in-applyan natin is teacher. So, dapat nagiging formal tayo kahit na mag-polo shirt ka lang or mag-polo shirt ka na yung hanggang dito. Long sleeve na polo shirt po pwede na yon kasi hindi po pwede yung naka-t-shirt tayo o naka-sleeveless. So, hindi po pwede yun. Bawal yun. So, i-ready mo yung damit mo na gagamitin mo sa final demo. Kung wala kang mga damit na ganun po, pwede ka naman manghiram na lang sa kahit sinong friend mo or sa mom mo or sa sister mo or sa brother mo po, pwedeng po pwede. Kasi, importante yan. And, kailangan professional tayo tignan. And yun ang tinitignan nung observer natin sa final demo kung professional ba tayo tignan pag magkaklase na tayo. So, ang second na tip ko is wear a makeup kung babae ka. Kung lalaki ka naman, ayusin mo naman yung hair mo. Kasi, hindi naman po pwedeng pangit tayo tignan sa camera. So, hindi ibig sabihin na hindi ko sinabi na pangit ka, hindi ko sinabi yung ganun. So, dapat naman presentable yung itsura natin kasi nagtuturo tayo para naman makikita ng observer natin na willing ka talaga. Kahit na mag-lipstick ka, kung hindi ka marunong magkilay, kahit mag-lipstick ka lang, po pwede na yun. Kasi importante yung red lipstick sa pagtuturo. Kasi yun ang tinitignan ng mga students natin and yun ang tinitignan din ng instructor natin. Kasi online ito, yan ang tinitignan, lalo na pag the way tayo magsalita, yun ang tinitignan ng mga bata. So, importante na mag-red lipstick kayo. Kahit ano, kahit lip tint lang, marami naman murang lipstick dyan. So, be ready. Kahit hindi ka na mag-full makeup, kasi hindi naman po pwede yung mag-full makeup ka na talaga. Kasi, nagtuturo lang naman tayo. So, kahit red lipstick lang po pwede na yun. Number 3 tip ko is, pag-aralan mo yung steps na ginawa niyo nung entity. So, ibig sabihin na binigay na sa inyo yung topic mo sa final demo mo, pag-aralan mo siya. Meron ka pang time pag-aralan yan. So, yung mga ginawa mo sa entity, importante yun na nag-write down ka kasi yan ang pag-aaralan mo para masunod mo yung steps na gagawin mo sa final demo kasi hindi po pwedeng mag-rumble yung gagawin mo sa final demo kasi ang sa actual lesson na talaga, step by step talaga yan siya. Meron kaming warm up, meron yung lesson na talaga, and merong wrap up. So, hindi po pwedeng mag-rumble yung gagawin mo kasi malaking chance na hindi ka makapasa kasi isa din yan sa titignan ng observer mo sa final demo. Number 4 is prepare your props. So, yes, it is very important kasi isa din yan sa titignan ng instructor natin, mga stars or mga rewards like this one and mga headbands and mga stuffed toys
So, gamitin mo lahat yan kasi plus points yan pag makikita yan ng instructor natin sa final demo. So, very important yan. So, do your best talaga. Ipakita mo na lahat kung ano yung ipakita mo na prep. So, hindi naman ibig sabihin na lahat na lang ipakita mo. Kung ano yung ano lang yung related sa topic na ibibigay sa'yo. Kasi sa akin, ang topic ko nung una is oceans, rivers, and ponds. So, yun, nag-print ako ng example ng ocean, nag-print ako ng example ng river, nag-print din ako ng example ng ponds. So, yun ang plus point sa akin kasi niready ko talaga yung topic ko and pinakita ko yun lahat sa instructor ko. And plus point yun sa kanila kung ready ka. And kung meron kang whiteboard, pwede din yun. Gamitin mo yun. If ever na magsulat ka ng oceans, pabasa mo sa kanya, rivers, and ponds. Pwede yun. Basta gawin mo na lang yung best mo. And yung mga props mo, dapat related siya sa topic mo. So, wag kang magpakita ng props na hindi naman related sa topic mo. Kasi, pangit din naman yun. Baka naman sabihin ng instructor mo na over naman ito. So, alamin mo naman yung limit mo. Okay? Number 5 tip ko is prepare your background. So, hindi ibig sabihin na mag-print ka na ng tarpaulin kasi nandyan ka pa naman sa final demo. So, ang ibig ko sabihin is kahit na mag-print ka lang ng ABCD, ito kasi yung una ko talaga. Ito yung unang pinaka-print ko. Ito, mga wala pa ito, wala pa yan. Hindi pa talaga tarpaulin na 5-on-top yung ginamit ko. So, ang ginamit ko noon is meron akong... yung nagbinyag ako ng anak ko, yung likod nun, yun ang ginamit ko. And dun ko dinidikit-dikit ito. And itong monkey, tapos ito, pinrint ko na din tong 5-on-top. So, yan. Yan lang ang ginawa ko. So, pupwede din na bumili ka ng construction paper na white. Tapos, idikit-dikit mo lang siya. And, ano, wag mo ipahalata na dinikit mo siya. So, kung saan ka nagdikit, doon ka mag-print ng mga stickers na ganito para hindi mahalata ni instructor na nagdikit-dikit ka lang ng construction paper. So, dapat malinis yung background mo. Dapat white. Hindi po pwede yung pink. Hindi po pwede yung blue. Hindi. Hindi talaga. Hindi nila accepted yun. So, dapat white lang. And dapat friendly yung background natin. Kasi plus points din. Number 6 tip ko is ayusin mo yung background mo na dapat walang maingay. So, be careful kasi isa din yan sa pinapakinggan ng ano natin, ng instructor natin sa final demo. So, if ever na may anak ka gaya ko, yung ako kasi nag final demo ako, pinabantayan ko muna yung anak ko sa mother-in-law ko para hindi maririnig ng instructor yung boses ng iyak ng anak ko kasi iyakin yung baby ko. And then ang number one tip ko is pwede mong hinaan yung volume ng microphone mo sa laptop mo para hindi siya marinig lalo ng instructor natin. So pwede mo siyang gawin ng 50 ang volume niya. Kasi gaya ko din na nasa gilid kami ng kalsada, so naririnig yung mga dumadaan na motor, yung mga umiiyak na bata na nag-aaway sa labas. So, importante yon kasi ayaw nila na maingay yung background mo. And importante na with noise cancelling siya. So, ang ito kasing ginagamit ko is hindi gaano siya nag-noise cancelling. Kaya ang tip lang nitong headphone na ginagamit ko na Plantronics is hinaan lang yung volume. So, po pwede na yun siya. So, ang number 7 na tip ko is pumasok ka sa AC 30 minutes before the scheduled time. So, sa akin kasi, nung una is ang schedule ko 1:30, so pumasok ako ng 1 p.m. para iwas late lang kasi ayaw nila na nililate tayo. And isipin mo, Chinese itong company na a-applyan mo. So, alam natin lahat na ang mga Chinese is ayaw nila ng late. So, kailangan mo yun ingatan. So, sa akin kasi, pumasok ng early yung instructor ko kasi nagbigay pa siya sa akin ng instruction kung sa hanggang saan lang ako magdi-demo. So, hindi kasi lahat ng lesson na yun is
ipepresent mo. Kasi sa wrap-up, hindi na nila sinasali. Sa akin, hanggang sa lesson lang ako. So, pinatigil ka agad ako noon ng instructor ko. So, yes, makinig ka ng mabuti sa instructor mo kung ano yung instruction niya. Kasi isa din yun sa gagawin mo para hindi ka maliligaw sa mga sinasabi niya. Number 8 na tip ko is, do your best. Yes, do your best. Kung sumayaw ka, sumayaw ka. Kung kakanta ka, kumanta ka. Basta gawin mo na lang talaga yung best mo. Kasi meron tayong part sa wrap-up na meron tayong song. Pwede mo siyang sabihin na, oh, let's sing a song. Can you dance with teacher? And sing with teacher? Can you stand up? Pwede mo yan gawin para maaliw siya simula pa lang sa lesson. So, dapat makuha mo na yung attention niya sa lesson pa lang. So, be ready sa mga pwede mong gawin para makuha mo yung loob niya. So, kailangan makipag-usap ka eye to eye sa kanya para makita niyang willing ka talaga. And gawin mo lang talaga yung best mo, kung ano yung kaya mo, gawin mo yung best mo. Kasi remember always, nandyan ka na sa final demo. So alam ko, kaya mo yan. Kasi ako, nakayanan ko din eh. And normal lang, nakabahan tayo. Kasi ako, kinabahan din ako nung ako. Pero nung nagtagal na sa lesson, is nawala na din naman siya. Kasi nagiging komportable na ako sa kanya. Kasi hindi naman agad-agad magsimula ka sa lesson. Mag-uusap mo na kayong dalawa. Kasi nga, magbibigay pa lang siya ng instruction sa'yo. So, yun lang. Gawin mo yung best mo. Gawin mo yung kaya mo. Be careful sa mga grammar. Be careful sa mga pronunciation. Kasi yan ang number one na titignan nila. So, hindi naman ibig sabihin na ako, hindi na ako nagkaroon grammar nung nag-final demo ako. Kasi nagkaroon grammar ako talaga. Pero isa lang. Tapos, ang nangyari, si instructor nagsabi sa akin na, oh, you have a wrong grammar. Ito, ito, ito. So, ang ginawa ko, ako yung nag-correct. Ako yung nag-correct sa wrong grammar ko. So, nadala lang siguro sa kaba ko sa ginawa kong ganun. Kasi nakakaba talaga. And medyo natakot ako. Buti na lang yung instructor ko, hindi siya masungit. Nakasmile lang siya sa akin lagi. The whole demo, nakasmile lang talaga siya. Kaya okay lang sa akin. And nawala yung kaba ko nun. Kasi komportable ako na nakikita ko siya nakangiti. So, after noon, nung pinorek ko yung wrong grammar ko, nagtawanan na lang kaming dalawa kasi at least sinabi ko kung ano yung tama kasi kinorek ko din kung ano yung sinabi niya, di ba? At least alam niya na alam ko yung mali ko. Number 9 tip ko is always wear your smile. So, pagpasok pa lang ng instructor mo, smile ka na! Hello, good afternoon. Ganyan. Mag-smile ka na kaagad para makita niyang, oh, energetic si teacher. May energy si teacher. So, ipakita mo yun sa kanya. Salubungin mo siya ng magandang ngiti mo para makuha mo na siya agad sa simula pa lang na nagkita kayong dalawa. And importante kasi yung smile sa lesson kasi para hindi ma-bored yung student natin sa actual lesson. So, isa din yung sa tinitignan nila kung nag-i-smile ka ba sa lesson, sa final demo mo. So, kung naalala mo nung nag-ENTT ka, isa yan sa kinokorek nung coach natin na dapat wear your smile when you talk. So, dapat smile ka the whole lesson. Magpahinga ka na lang after your lesson or your final demo kasi importante yon na makuha natin yung loob ni instructor. So, wear a smile and yun lang. So, yun lang lahat ang tips ko, guys. So, andyan ka na sa final demo. Gawin mo na yung best mo, kaya mo, kakayanin mo. So, walang hindi kaya and always pray to God na sana pumasa ka sa final demo mo. So, yun lang hindi kaya kasi alam mo, nakayanan mo yung steps na dinaanan mo, simula pa lang nakayanan mo, yun ang lagi mong isipin. Kaya, ang isipin mo na ngayon na kailangan ipasa ko to
ipasa ko ang final demo. Kasi once na nandyan ka na sa final demo, malaki na yung chance mo na makapasok ka na as a teacher ni 512. Kasi after that, onboarding na yan. Sa onboarding, mangyayari na yung paano nyo i-navigate yung my page sa AC. Basta meron akong video sa onboarding and ililink ko na lang below. And sinasabi ko talaga sa iyo, congrats kung makapasa ka sa final demo mo. And sundin mo lang yung mga tips ko para makapasa ka talaga. So hindi ibig sabihin na lahat-lahat sundin mo, kasi iba-iba naman tayo ng diskarte. Depende pa din sa diskarte mo kung saan ka komportable. Pero nagbibigay lang ako sa iyo ng tip para may kaalaman ka kung paano ko ginawa yung final demo ko nung ako ay nag-final demo. So, after ng final demo mo, magbibigay ka agad sa instructor sa'yo na congrats! Pumasa ka sa final demo mo. And then, magbibigay agad siya ng schedule sa'yo kung kailan ka mag-onboarding. Kailangan mo na lang pumili kung kailan mo gusto mag-onboarding. So, sa akin kasi natapos ako ng mga 2 o'clock. So, nag-onboarding ka agad ako ng 3 p.m. So, ganun siya kadali kasi gusto ko talaga matapos ka agad yung process. And, kinagabihan, nagsimula ka agad ako. Na-launch ka agad ako ni 512. So, good luck guys! And I know kaya mo yan. So, mag-comment ka lang kung meron kang mga katanungan or pwede mo ko i-message sa Facebook account ko. Meron din sa description box below para masagot ko yung mga katanungan mo. So, thank you for watching. So, see you to the next vlog.